And welcome back dito sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay nandito tayo nakaupo lang sa bahay. Dahil nga day off ko at hindi tayo makakalabas dahil spring na daw pero nag-snow pa. So syempre hindi tayo makakalabas dahil hindi rin naman kami talaga lumalabas pag day off. At ngayon sasagutin ko na lang yung question ng ilang subscribers natin dito sa YouTube. At ang una kong sasagutin, ito yung pinaka-importante sa tingin ko na magandang sagutin na una. So, ayan, thank you so much nga pala sa mga nanonood ng vlog ko. At minsan kasama kayo, syempre yung asawa ko. At, eto. Yun yung pinaka-importante yung may, kung may proof of fund daw kami nung pumunta dito. At ito ang aking unang sasagutin. Eto. Tanong ni Tree Joey. Ito, marami siyang tanong sa akin kasi galing din yata siya ng Kuwait. So, ito yung pinaka, sa tingin ko, is pinaka-importante, magandang una nating sasagutin. So, ilalagay ko dyan yung tanong niya. Thank you so much sa panonood mo. So, ito, hello po. Ask ko lang po if hinahanapan ba kayo ng proof of fund or bank statement. Yung proof of fund, hinanap po siya sa amin noong PR application na yung a-applyan namin. Kasi nung nasa Kuwait pa po kami, ini-apply na yung PR application namin. Dito pala dapat ako titingin. Ayan, in-apply na yung PR application namin nung nasa Kuwait kami. Kaya, nung hiningan kami at kailangan may ano din eh, may kung magkano yung laman na hiningi sa amin, at least meron kang ganun. Alam ko parang nasa 1,200 CAD. So yung nilagay namin doon is nasa 300 KD. Tapos in-stay muna namin siya sa ATM tapos saka kami humingi ng bank statement. Yun yung ginamit namin na proof of fund. Pero yung proof of fund na yun, isusulat mo yun sa application. May application form na ibibigay ang agency or ang consultant. Tapos ilalagay mo doon kung magkano yung proof of fund mo. So, ang inilagay lang yata namin doon is 300 KD or 1,200 CAD. Yun yung inilagay namin. Tapos, yung sabi mo naman na kung bank statement, yes, simula nung nag-start yung application namin, lagi kaming hinihinga ng AJ ng bank statement. Ng 3 months na bank statement. So, yun. Laging updated na bank statement. Ilang beses kaming hininga ng AJ noon. Mga 3 times. Tapos, ang minsan, yung last na hiningi sa amin ng AJ, walang laman yung ATM namin na salary account. Walang laman yun. Pero, hindi ko lang din alam. Basta, yun yung experience ni Melvin. Kasi yung kay Melvin ang hinihingi. Tapos, yung akin, yung last na lang. Nung ina-apply na ako ng for open work permit. So, iyon po. Sana nasagot ko be yung tanong mo. Si Tree Joey's. Lalagay ko na lang dyan. Tapos, ito rin yung nagtanong sa akin na common question during the employer's interview. Sorry be. Sorry te. Kasi hindi ko siya makuhanan si Melvin. Hindi ko siya makuhanan kasi yung tanong daw sa kanya dati is situational yata. Yun parang sabi ni Melvin, sabi niya. Ang tanong ng employer sa kanya is, bakit gusto mong mag-Canada? Eh halos parehas lang din naman daw yung sahod dito at saka sa Kuwait. Pangalawa, ang sabi niya, tinanong lang daw niya yung about sa trabaho, kung marunong siyang mag-scheduling, kung marunong siyang mag-ordering, maghawak ng ship. Yun lang daw yung tinanong sa kanya. So, inisa ko na lang yun kasi yun ay lahat kay Tree Joey's na tanong. Pero dito naman ay sinasagot ko din siya sa comment section. Pero in case lang ba na hindi masyadong malinaw sa kanya, at ilalagay ko na rin yung aking Facebook dyan sa description box or kaya dito isusulat ko para in case na may gusto kayong itanong sa akin. So maitatanong nyo kasi minsan sa comment section hindi ko siya masyadong masagot ba ng bongga ba, parang ganun. Ayan. Tapos ano pa? May nagtanong din dito kung si Maria Felsi Ignacio kung nag-take daw ba ng IELTS si Melvin. Yes po, nag-take po siya ng IELTS. At ano pa?
Ayan, yun yung ano, yun yung una. Yun yung una nating tanong na sinagot. Char. Tapos eto naman. Eto din yun para kay Tree Joey's. Hello po, saan po kayo nag-biometric at how long does it takes? Ang sagot ko sa kanya is sa Kuwait. Sa Kuwait po kami nag-biometrics. Kung ang tanong po ninyo ay start ng application namin hanggang sa passport request, ang nag-start po kami ng application ni Melvin, nagpasa po ako sa agency ng October 21, 2021. Tapos, natawagan si Melvin after a week. Tapos, in-interview siya ng employer. Una muna, i-interviewin ka ng agency. Tapos, pagkatapos ng agency, hahanapan ka nila ng employer. After a month, December 3, first interview ni Melvin sa employer. Tapos, yun natanggap naman siya after 2 to 3 days ata. Nag-send ang EJ na pasado sila sa interview. Tapos, yun, dire-diretso na. Tapos natapos yung application, ay natapos yung mga requirements ni Melvin. So December na interview siya ng employer, na natapos namin yung requirements ni Melvin hanggang April or May. May 31 or May, mga May 15. Natapos siya na mga May 15 kasi nahuli yung application ni Melvin kasi bigla akong pwedeng isama kasi kinukulit talaga namin yung agency na kung pwedeng kasama yung asawa. So ayan, pumayag sila na pwedeng kasama yung asawa. Kaya nakasama ako ni Melvin. Kompleto na yung requirements ni Melvin. Ako bago pa lang akong nagko-comply ng mga requirements ko, ng mga diploma ko, ng mga ganyan. Kaya medyo natagalan yung pagpapasa ng application. So naipasa yung application ni Melvin ng April, May, mga May 28 or 29, tapos nag-biometrics kami ng June 1 or June 2. Tapos, pagkatapos ng biometrics, June, July, August, September 15, 3 months at kalahati, dumating na yung passport request namin. So, kung yun yung tanong mo, kung matagal ba yung application namin, para sa amin madali na yun. Tapos, ayun. Tapos, nung time na yun kasi, kaya medyo matagal yung mga requirements ko or requirements ni Melvin is pandemic. So, parang mayroon pa yung pandemic nun. Kaya, mahirap pa kumuha ng ibang mga requirements. So, ayan. Sana nasagot ko ulit ang iyong tanong. Sabi niya, matagal po ba yung processing ng biometrics dito sa Kuwait? Para sa amin, depende kasi iba-iba talaga yung application. May matagal, may mabilis. Kasi yung ibang kasabayan ni Melvin sa Kuwait, then 6 months. Yung sa amin, hindi namin inaasahan na dadating ng September. Akala namin mga December pa. Dumating ng 3 months and kalahati. So, iba-iba po talaga. May matagal, may mabilis. Ayan. Katulad nung isang manager ni Melvin, medyo matagal din. Halos tumagal yata ng isang taon siya sa passport request niya. Tapos, bago yung ano niya, biometric, bago yung passport request niya. Kaya, iba-iba, hindi natin masabi. Kaya, kailangan talaga natin ipagdasal. Dasal na mabongga talaga. So, ayan. Tsaka kung talagang para sa atin talaga yan. May mga nagsasabi po kasi na better magpa-biometric sa Pilipinas rather than Kuwait. Sa totoo lang, sabi, marami talagang ganun. May mga kakilala ako na nag-message na sa akin na sa Pilipinas talaga sila pinauwi. After 2 months, 1 month, dumating na yung passport request nila. Mabilis talaga sa Pilipinas kasi mabilis yung process sa Pilipinas kaysa sa Kuwait. Kasi yung sa amin matagal na yun, yung 3 months at kalahati kung sa Pilipinas. Kasi dati pinapauwi kami ng Pilipinas. Pero ang sabi namin ni Melvin, ang isip namin ni Melvin, kung talagang para sa amin. Kasi kung uuwi kami, maaga namin may uuwi si Kaylee. So, matagal namin siyang hindi makakasama. Kaya sa Kuwait kami nag-biometrics. So, iyon po, ate. Tapos, ito naman si Sir Marlon Lopez. Hello po, tanong lang po, nung nagpa-upfront medical po ba kayo? Kasamang chinek ang ngipin, salamat po. Sa amin kasi sa Kuwait, wala kaming upfront medical, walang medical sa Kuwait. Nasa Kuwait po ako, ma'am. Temporary foreign workers po, papunta dyan. So, kung nasa Kuwait ka, Sir Marlon Lopez, wala po medical. Pagka sa Kuwait ka po nagpasa ng application mo. Kasi kami po ni Melvin, wala po kaming medical. At nagpa-medical lang po kami nung nandito na kami
sa Canada para sa PR application naman po yun. Request po yun ng IRCC para sa PR application na po namin. Dahil nga SINP po yung pasok namin dito ni Melvin. Hello po, Sir Pinoy Mechanic TV. Sabi niya, saan ka po dito sa Canada? Dito po kami sa Regina, Saskatchewan. And shout out po pala kay Sir Rudy Nolasco na lagi pong nanonood from Honolulu. Honolulu? Honolulu? Thank you so much and God bless po, sir, sa panonood. And si Christope, sabi niya, paano ba mag-apply? Ito yung kasama ko sa ibang vlog ko. Charot, charot. So, ayan. Ayan, ilang months po ang processing ng SIMP? Sabi ni Amilito Jr. Pitalcorin. Pitalcorin, sana po tama yung aking pagbigkas. Yun na po, sinagot ko na po kanina yung naging application ni Melvin start October. October 16, pagpasa ng resume hanggang September 15 ng passport request niya. Pero yung mga sa SINP po, yung mga job offer tapos yung ninominate ka ng Saskatchewan, saglit lang eh, parang wala pa siyang 2 months natapos na yung mga ganun-ganun ni Melvin sa application na para sa SINP. Ito naman, John Mark Batad. Hello sir. Hello po. Mag-ask lang po ako if kasama niyo po ba si baby nung nakarating kayo diyan. Nasa Kuwait din po kasi kami ngayon. Kasama din namin si baby namin dito sa Kuwait. Ayan, nareplyan ko po si sir at ang sabi ko po sa kanya ay iniuwi po namin si baby. Dahil alam po namin na mga December pa talaga yung dating ng passport request namin. Kaya nagpapasalamat kami kasi naiuwi namin si baby ng maaga. Naiuwi namin siya ng August. Nasa Pilipinas kami, dumating yung passport request. Kaya pagdating namin sa Kuwait, hindi na namin kasama si baby. Nagpa-stamp na kami ng visa namin. So, ayan. Thank you so much po, John Mark Batad. Maraming salamat sa panonood. Ito naman si Ma'am Rowena Guelas. Sana po ay tama ang aking pagkabasa. So, ayan. Hello po. Good PM, pwede pong mag-ask regarding sa clinic. Malayo po ba sa Cornwall yung lab test for blood and urine test? Walking distance po. Thank you. So, thank you so much, ma'am. Kaya ko nasabi na ilalagay ko yung Facebook ko dito sa description box or dyan sa mga mga videos ko. Kasi katulad ni Ate Rowena, na nagtatanong siya sa akin. Tapos, ang haba ng conversation namin dito sa comment section. Parang ganun. So, para madali kaming mag-usap ba? Ganun. So, ayan. Nasagot ko naman yung mga tanong niya. Dito kasi sa Saskatchewan, ang alam ko, sa Regina, isa lang talaga yung pinagpapamedicalan nila sa P-floor, tapat ng Cornwall. Tapos, pagkatapos mo ng application mo, ay ng medical mo doon. Medical, parang sa ngipin, sa blood pressure, sa mata, sa tenga, chen. Ayan, bibigyan ka nila ng papel na sketch kung saan ka pupunta na susunod. Eh, malapit lang, isang sakay lang ng bus kasi malayo kung lalakarin. So, ayan. Yun ang tanong ni ate. Ito naman si Louisa Mata, ang pangalan, ang apelido niya. At ang tanong niya is, ma'am, sa AJ po ang consultant, no? Yes po, sa AJ po kami. Sa AJ po. Sabay ba kayong mag-apply ng work permit and open work permit? Yes po, sabay din po yung application namin ni Melvin. Siya po ang work permit, ako po ay open work permit. Sino po ang recruiter nyo? So, parang sino daw po yung agent namin, si Miss Beam ng AJ Immigration Consultant. And how much po yung binayad nyo? Maraming salamat, new subscriber here. Magkano po yung binayad namin, ma'am, sa AJ? Nung time po namin is 7,900 USD. Pero ngayon, ang alam ko is medyo tumaas na siya. Like 8,000 na po yata. 8,000, hindi ko alam, 8,000. Pero yung dalawa kami ni Melvin, may dagdag po siya na 1,800 USD. Naging 9,900 USD po yung
binabayaran namin. Binayaran namin si AJ bago kami nakarating dito. So, ayan, tapos ang kayo po ba ang nagsabi na work permit at open work permit ang gusto nyo or sila? So, sa AJ po kasi, ang main applicant is si Melvin. Siya po yung magkakaroon ng work permit. Tapos, pag may mga dependent po siya, katulad po ng asawa niya, yun po ang ibibigay po sa kanya na visa ay open work permit. Ganun po talaga yun, ma'am, sa pagkakaalam ko na pag kunyari ang asawa mo, work permit, yung main applicant, so yung asawa niya nakasama, either yung babae or lalaki yung kasama niya na ng main applicant, so yun po yung magiging open work permit. At kung sila daw yung may gusto o kami, kami po yung may gusto na magsabay kami ni Melvin sa pag-a-apply ng work permit para sa kanya, para i-apply niya ako ng open work permit. Kasi mahirap po ang mag-isa dito, sa totoo lang. Ayan. Ayan po. Sana po nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Luisa Mata. Tapos, ayan. Ayun. Ayun yung mga tanong dito. At kung may mga tanong pa kayo, mag-leave lang kayo ng comment dyan sa description box or sa comment section pala, sorry. Sa comment section, mag-leave lang kayo ng message at madali po ako mag-reply kasi wala naman po. Etong YouTube channel ko lang ang aking mga pinagagagawa sa buhay. So, ayun lang guys. Thank you so much. Sana po ay nakatulong ang aking vlog na ito sa inyo. Thank you so much and bye-bye! Maraming salamat. Shoutout nga pala sa mga nanonood ng vlog namin. Ayan, thank you so much. Bye!